Pinagtulungan na namang bombahin ng tubig ng dalawang barko ng China Coast Guard ang ating resupply vessel sa Ayungin Shoal. Hinarang, ginitgit at muntik pang banggain ng China ang ating bangka. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Alas 6 ng umaga kanina, makikita sa videong ito na inilabas ng Armed Forces of the Philippines ang delikadong pagtawid ng isang barko ng China Coast Guard sa harap ng Philippine Supply Vessel na Onaiza May 4. Patungo sa Ayungin Shoal ang Onaiza May 4 para magsagawa ng resupply mission sa mga sundalong nakatalaga sa nakasadsad na BRP Sierra Madre. Bandang alas 7 ng umaga, reverse blocking maneuver naman ang ginawa ng China Coast Guard at muntik pa nitong mabangga ang ating bangka. Hindi dyan nakontento ang China. Mag-aalas 8 nang simulan nilang bombahin ng tubig ang mas maliit na Onaiza May 4. Pilit umiwas ang ating bangka pero binuntutan pa rin ito ng China habang patuloy ang pambobomba nila ng tubig. Hanggang sa malapitan ng inatake ng water cannon ng ating resupply boat. Ilang minuto pa, makikitang dalawang barko na ng China ang pinagtutulungang bombahin ng tubig ang ating bangka. May pagkakataon pang nakagitgita ng resupply boat ng Pilipinas ang China habang patuloy ang pagwa-water cannon. Ang tensyong yan sa dagat tumagal ng isang oras at nagdulot ng malaking pinsala sa ating supply vessel. Ang Onaiza May 4 ay ang parehong sasakyang pandagat na nasira dahil sa water cannon attack ng China noong March 5. Makalipas ang isang oras, nakalapit ang isa pa nating barko na BRP Cabra sa Onaiza May 4 para tulungan ng mga sakay nito. Sa kabila ng mga pangaharas, nakarating ang Onaiza May 4 malapit sa BRP Sierra Madre. Sakay ng inflatable boat, matagumpay na iniabot ng mga tauhan ng Philippine Navy ang mga supply. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, ginawa nilang resupply mission para mapanatili ang military presence at patuloy na protektahan ang ating soberanya sa ating exclusive economic zone. Pero sa isang pahayag, giniit ng China Coast Guard na tayo raw ang may paglabag, naghahamon at gumagawa ng gulo para masirang kapayapaan sa South China Sea. Pinanindigan din nilang legal at profesional ang ginawa nilang pagharang at pagtaboy sa ating barko. Ayon sa National Security Council, ang insidenteng ito ay patunay lang na walang kinikilalang international law ang China. Kasunod ng insidente, makikipagpulong daw ang National Task Force on West Philippine Sea kay Executive Secretary Lucas Persamin at sa National Security Council para bumuo ng rekomendasyon kay Pangulong Bongbong Marcos kung ano ang ating susunod na hakbang. Mariin namang kinundi na ng atin ito koalisyon ang anilay agresibong aksyon ng China sa ating mga barko. Hinimok nito ang pamahalaan na ipatawag si Chinese Ambassador Wang Shidian para humingi ng paumanhin sa nangyari o di kaya'y umalis na ng bansa. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe.